At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Hiwaga ng Pag-iro, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, mga po? Ito na naman ang Lola Sela ninyo. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa sumpaan ng dalawang mag-iro, pagmamahalang walang hanggan. Subalit isang malubhang sakit ang naging sagaban at pilit nilang lalabanan para sa kanilang pag-iibigan. Mga apo, diyan lang kayo at sisimulan ko na ang aking kwento. Joel, iho, hindi ko na namalayan ang pagdating mo kagabi. Nakatulog na ako eh. Oo, mami. Hindi ko na kayo ginising para hindi na kayo maistorbo sa inyong pagtulog. Alam ko kasi na kapag istorbo ang tulog nyo eh, hindi na kayo muli makakatulog pa. Di bali, at may duplicate naman ako na susi ng bahay natin. Wala gate hanggang dito sa pintuan ng bahay. Asya. Kumusta naman ang trabaho mo sa lungsod, iho? Hindi ka ba nahirapan? Hindi naman, mami. Pero, parang gusto ko nang mag-resign sa trabaho ko eh. Nako, bakit naman, iho? May iniiwasan ka ba doon? May nakaaway ka ba? Wala naman, mami. Mabait kaya itong anak mo. Kailanman ay wala akong inaway kahit isa man sa mga katrabaho ko. Masayang-masaya nga sila dahil nagkaroon daw sila ng katrabahong katulad ko. Ganun naman pala eh. Bakit sinabi mong gusto mo nang mag-resign? Kasi gusto ko nang seryosohin ang pagtatapat ko ng pag-ibig kay Emma. Ano? Nang dahil lang ba doon eh, magre-resign ka na? Anak ko naman, iho, huwag naman. Sayang ang magandang trabaho mo. Ang hirap pa man ding humahanap ng trabaho ngayon. Anin ko naman ng trabaho, mami. Kung wala naman akong inspirasyon. Ang love life ko. Gusto kong magkaroon ng kasintahan, mami. Ayokong matulad kay Tito Roberto na nagpakatamatandang binata. Hindi sa gusto kitang magaya ka sa kanya, iho. Pero importante rin ang trabaho. Teka, bakit? Bakit hindi mo ba kayang pagsabayin ang panliligaw at pagtatrabaho? Mami, ang layo-layo ko sa kanya eh. Nang umalis ako rito, ramdam ko na malapit niya na niya sana akong sagutin. Pero naudlot dahil tinawagan ako sa pinag-applyan kong trabaho. Pero kung wala yun, baka sinagot na niya ako. Ay, nako, iho. Ikaw na nga ang bahala. Sige. Pagkatapos mong kumain ay magpahinga ka na. Alam kong pagod na pagod ka sa biyahe. Salamat po, mami. Sino kayo itong umagang-umaga eh? Iisturbuhin pa yata ako. Sandali lang, nandiyan na! Emma, pwede bang makipagkwentuhan sa'yo? Sandali, ha? Ikaw pala, Lydia! Nika, pumasok ka! Ay, salamat, Emma. Ay, kahit hindi mo na ako paupuin, upo na ako. Sandali ha, ipagtitimpla kita ng kape. Ay, naku Emma, huwag na. Katatapos ko lang na magkape sa bahay eh. Oh, bakit umagang umaga napasugod ka? Naku Emma, may ibabalita ko sa'yo at natitiyak kong mabibigla ka.
Ha? Ano ba yung ibabalita mo sa akin, Lydia? Alam mo, pag-gising ko kanina, pumunta ako sa tindahan ni Aling Clement. Bumili ako ng asukal at kape. Nang pauwi nang ko, nadaan ako sa bahay nila Joel. O ano ngayon kung napadaan ka doon? Naku, dumating na pala siya galing lungsod. At alam mo ba, nakita ko na may kausap siyang babae sa loob mismo ng bahay nila. Ha? Sino ang babaeng kausap niya, Lydia? Sino yun? Malay ko! Hindi ko nga kilala ang babaeng yun eh. Basta nakita kong may kausap siyang babae. Pero hanggang doon lang. Wala na akong ibang sasabihin pa. Baka sabihin niyo lang chismosa ako, no? Nako, hindi ah. Nagmamalasakit lang ako. Alam ko. Sino kaya ang sinabi mong kausap niya? Kasama ba niyang nanggaling sa lungsod? Malamang. Ngayon ko lang nakita ang babaeng yun sa bahay nila eh. At baka, alam mo na ang ibig kong sabihin. Babaeng kausap ni Joel. Nakakita na kaya siya ng iba sa lungsod? Sinungaling ka, Joel? Sabi mo sa akin, wala nang ibang babae ka na mamahalin kundi ako lang. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Eba, ada! Ay, si Inay, hindi ko ipapahalata sa kanyang umiiyak ako. Pupunasan ko kagad ang luha. Eba, anak, bakit ganyan ang itsura mo? May problema ka ba? Ha? Wala po, Inay. Wala po. Anak, huwag kang magkaila sa akin. Alam ko na may problema ka. Kanina pa kita pinagmamasdan habang nandun ako sa baba na nagwawalis sa harap ng bahay. Ano bang problema mo? Hanapo, Inay. Hanapo. Huwag mo ako masyadong yakapin, anak. Baka matumba tayo. Oh, sige. Halika sa loob ng kwarto at sabihin mo sa akin kung ano yung problema mo. Inay. Mami, magpapaalam muna ako sandali. Ha? Ano? Eh, gabi na ah. Saan ka ba pupunta, iho? Kina Emma po, Mami. Matagal na kasing hindi ko nakikita. Para suyuin muli. Ay, nako. Hindi pala ako ang dahilan ng pag-uwi mo, kundi dahil sa Emma na yon. Mami naman, please, huwag ka na magalit. Huwag ka mag-alala. Maghahanap na lang ako ng trabaho na malapit lang dito sa atin. Eh, ang ganda-ganda na ng trabaho mo dun sa lungsod eh. Magre-resign ka pa. Tulad ng sinabi ko sa inyo, Mami, maghahanap na lang ako rito para hindi na ako lalayo. At lagi mo akong makikita dahil nandito ako. O sige, Mami, alis na ako at dadalawin ko si Emma. Nandito ka, Lydia. Kung wala ka siguro, baka kung ano nang nangyari sa akin. Naku, sino pa ba ang magdadama yan? Kundi tayong dalawa. Matalik mo tayong magkaibigan eh. Alam mo, Lydia, kamunti ko nang sinagot noon si Joel. Pero nagpaalam siya na magtatrabaho daw sa lungsod. Eh, wala man lamang siyang nabanggit tungkol sa panunuyo sa akin mula nang umalis. Inintay ko na bumalik para sagutin na sana. Pero wala siya. Ngayon, umuwi siya pero may iba na pala.
Uy, tama ni Emma. Kalimutan mo na ang lalaking yun. Diwali, nandiyan naman si Jonas eh. Patay na patay sa'yo yun. Alam kong patay na patay siya sa akin. Pero wala naman akong nararamdaman para sa kanya. May kinakahulan ng aso ninyo ah. Baka si Jonas na yan. Papasuit mo ba siya para magkausap kayo? Oh, sige, ikaw ang bahala. Ah, sandali lang! Nandiyan na! Ako rito. Marigaw tuloy ako. Nakalagpas na pala ako sa bahay nila Emma. Di bali, malapit na ako. Bibilisan ko ang lakad para makarating ako kaagad. Nakakaya naman. Tumuloy sa kanila at malalim ng gabi. Ha? Nandito na pala ako sa harap ng bahay nila. Nakabukas pang ilaw. Kung ganun, hindi pa siya natutuloy. Baka nabalitaan na niyang dumating ako. Oh, Emma, mahal na mahal kita. Sana sagutin mo na ako sa gabing ito. Si Jonas, mapapanis ang laway mo niyan eh. Hayaan mo na lang siya, Lydia. Buti pa, tayo na lang muna ang magkwentuhan. Okay, sige. Ah, may kumakatok. Ah, sige. Magkwentuhan lang kayong dalawa dito ha. Ako na ang magbubukas ng pinto. Sino kaya itong dumating? Sino ang... Ah, ha? Ikaw! Sino yung dumating? Oh, bakit hindi ka na nakaimik dyan? Sino ba yan? Bakit ka pa nagpunta dito, ha? Ano bang kailangan mo sa akin? Ano pa? Emma, bakit ganyan ka? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Nagtatanong ka pa! Oh, Emma! Sino yon? Eh, ay! Jonas, si Joel pa lang dumating. Ang lalaking manluloko. Ayaw na kitang makausap. Umalis ka na, Joel! Umalis ka na! Umalis ka na! Emma! Emma, buksan mong pinto! Umalis ka na! Ayaw ko na makita ang pagmumukha mo! Umalis ka na! Joel, iho, ito ang kape mo. Pinagtimpla na kita. Salamat, Mami. Aba, teka nga muna. Bakit ganyan ang mukha mo? May problema ka ba, iho? Opo, Mami. Anak ko, ano bang problema mo? Huwag mong sabihin binigo ka ni Emma. Hindi ba naman ako binigo, Mami? Pero nagtataka ako kung bakit gano'n ang asal niya kagabi. Ha? Bakit? Ano bang ginawa niya? May pagkatuko sa pintuan nila. Pinagbuksan naman ako. Pero bigla na lang niya akong pinalis at binagsakan ng pinto. Kumatok ako uli, pero sabi niya ayaw na ro akong makita. Hindi ko alam kung anong nagawa kong kasalanan sa kanya, Mami.
Kaya yan ang problema ko. Gusto kong malaman kung anong dahilan kung bakit parang galit siya sa akin. Aba naman, baka naman nagalit siya dahil lumayo ka sa kanya. Eh kung ganon, maghanap ka na lang ng ibang babaeng liligawan mo, iho. Kalimutan mo na siya. Hindi, Mami. Hindi ko magagawa yan. Si Emma ang pangarap kong maging makaisang dibdib. Siya lang, Mami. Kung mabibigo ako sa kanya, baka gayahin ko na rin si Tito Roberto. Joel! Emma, anak, pangalawang araw ka nang hindi kumakain. Kumain ka na, kahit konti lang. Wala akong ganang kumain, inay. Anak, ano pang nangyari sa'yo habang wala ako? Bakit nagkaganyan ka? Ano pang problema mo? Wala akong problema, inay. Wala po. E di ba, iwanan niyo na lang ako dito sa kwarto ko. Gusto kong mapag-isa. Ayaw ko munang may kausap. Ano? Anak, kung ano man yung problema mo, sana sabihin mo sa akin. Sige na, anak. Baka naman may maitulong ako sa iyo. Inay, wala akong problema. Wala talaga. Naku, magsisinungaling yung anak ninyo, aling si Preng. Ah, Lydia, mabuti naman at nandito ka. Ikaw na nga ang kumausap dito sa kaibigan mo. Tinatanong ko kung anong problema niya. Sabi niya, wala. Pero umiiyak naman. Ay, nako, aling si Pring. Malaki po ang problema ng anak ninyo. Ah, ha? Ano bang problema niya? Ano, Lydia? Nako, kasi yung maliligaw niya na si Joel, dumating, galing lungsod, tapos nag-uwi siya ng babae sa bahay nila. Ah, ano? Mabuti naman at pinagharapan mo ako ngayon, Emma. Alam mo, nagulat ako sa ginawa mo sa akin nung isang gabi. Ngayon, gusto kong malaman kung bakit. May nagawa ba kong kasalanan sa iyo? Malaki. Hindi na sana kita pakikiharapan. Pero nilabanan ko ang damdamin ko. Dahil labis akong nasaktan, Joel. Nasaktan ako. Bakit? Bakit ka nasaktan? Anong dahilan? Mamang-maangan ka pa! Hayop ka! Manluloko ka! Emma, gusto kong malinawan ng lahat. Ano bang nangyari? Hindi kita naiintindihan. Pinaasa mo ko. Totoo lang, alam mo? Sasagutin na sana kita noon eh. Pero umalis ka. Tapos hinintay kita. Pero anong ginawa mo? May iba ka na pala. Kaya ito ang para sa'yo. Ano kaya ang kahihinatnan ng panunuyo ni Joel kay Emma? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Hiwaga ng Pag-irog dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum,
Amy Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.